Sa Albay, mahigit 5,000 benepisaryo ang nahatira ng tulong ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, binigyang din naman ang benepisong hatid ng tinaguriang legacy projects ng Administrasyong Marcos sa pagpapalago ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa gitna ng nakapipinsalang tagtuyong dala ng El Nino, napagod lang ang mga magsasakat mangingisda sa pagkayod hanggang sa wala na silang madala sa sarili nilang hapagkainan. Kabilang ang magsasakang si Mang Roman ng Masbate sa mga dumanas ng dagok na ito ng kalikasan. Yung El Nino, yung second cropping ko po, hindi ko nakuhanan dahil namatay sa sobrang init. Hindi rin mabilis ang pagbalik ng kanilang puhunan dahil 4 na buwan ang inaabot bago sila makaani. Kung tuloy-tuloy ang ulan, di kung uminit naman, hindi lang namin alam kung anong mangyari. Ang mga tulad ni Mang Roman na nangangailangan ng tulong dahil sa epekto ng lagay ng panahon ang pinagtuunan ng pansin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdayo niya sa Legazpi City, Albay nitong Biyernes. Ang mga magsasaka sa Pilipinas ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Ngunit nakakalungkot na kayo ang nagpapakain sa taong bayan, ay kayo naman ay naghihirap kung minsan hindi nyo kayang pakainin ang sarili ninyo at ang pamilya ninyo. Kaya't babaguhin po natin yan at titiyakin natin na maganda ang magiging hanap buhay ng mga magsasaka at ng mga mangingisda. Mahigit 5,000 benepisyaryo ang tumanggap ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks o PAFF para makapagsimula muli. Malaking halaga po yun. Maging bagay na po yun dahil wala na akong binhe, walang maitatanim. Kaya kung merong cash, makabili kami ng binhe at saka yung fertilizer. Yung ang pinakamahalaga sa amin magsasaka eh. Alam nating lahat ng ang ating mga magsasaka at mangingisda ay nasa front line. Laging nangunguna sa ating laban para sa food security at economic stability. Kaya naman ang bawat tulong na ipinagkakaloob sa kanila ay hindi lamang para sa kanilang kabutihan, kundi para rin sa kabutihan ng buong bansa. Binigyang diin naman ni Acobicol Party List Representative Elizalde Co. ang malaking tulong ng legacy projects ng Administrasyong Marcos para mapausbong ang ekonomiya hindi lang ng Bicol kundi ng buong Pilipinas. Bukod po sa legacy on food security, nandyan din ang inyong legacy specialty hospitals at legacy housing projects. Ang inyong legacy specialty hospitals project ay isang malaking hakbang tungo sa dekalidad na serbisyo medikal para sa lahat. Pinamunuan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang groundbreaking ceremony ng 20-story legacy building ng Integrated Specialty and Wellness Center Hub ng Bicol Region Hospital and Medical Center. Isa rin itong legacy project na layong matugunan ang mga pangangailangan ng buong rehiyon. May tuturing rin itong world-class at may kukumpara sa mga ospital ng Singapore. Yung Bicol has always been a very, very proud region. At groundbreak natin, nag-lay up the capsule, the groundbreaking of the 20-story legacy Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa totoo lang, medyo nagulat ako at kami po sa kotse, pagkakakit dito tayo sa driveway, nakita natin yung mga perspectives. Nagulat po kami. Sabi na, wow, talo na ang Manila. Parang nasa Singapore tayo. Parang nasa Amerika tayo. Sigurado pag natapos ito, kayo po dito sa Bicol, you will be the model. Kayo maging gold standard dito sa ating mga medical health centers and itong testament ng ating vision ng ating mga presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr., a legacy of his father and his mother, President Ferdinand E. Marcos Sr. and First Lady Imelda R. Marcos, kay talaga nasa puso nila gumawa ito ng mga specialty hospitals.
Hangad ng administrasyon na maging masagana at produktibo ang bawat Pilipino, kung kaya't ipinapangako ng Pangulo na tuloy ang pagtulong ng gobyerno sa taong bayan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.